What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's me, Dain Manalad. Bago ka lang ba sa channel ko? Don't forget to subscribe and click that notification bell para updated kayo sa mga next videos ko. So, for today's videos, marami nagre-request nito, how I edit my thumbnail. Ang gagamitin ko lang na app is PixArt. Just open the app, download yung download yung PixArt, free lang naman siya. Pero may mga expect, kapag free ang app, expect nyo na madalas may ads yan. So, ayan, pag open nyo, ayan na, may papakita sa yung may trial, kasi may pro version siya. So, close nyo lang yan, then click nyo yung add. Yan. Dapat meron na kayong picture ng, kunyari, kaganong kayo, kung mag-tutorial kayo, or kung ano man, or kung di man kayo nakapag-picture ng for thumbnail nyo, pwede kayong mag-screen capture or print screen sa cellphone nyo, dun sa part ng video nyo. So, sa akin, dito sa all photos, nandun na sa favorite, nandun na sa favorites ko, ayan. Ayan, syempre, meron na naman siyang ads kasi nga, free lang siya. So, madalas talaga siya nagkakaroon ng ads. So, eto yung ginamit kong picture. Eto yung gagamitin kong picture for our thumbnail. So, ang gusto ko is kita pa rin siya. Kita pa rin yung background ko, itong mga lights. Then, magkakaroon lang ng outer border line. Yung ano, yung ako mismo, itong picture ko. Pero yung iba, ginagawa nila, plain background na kumukuha sila na kunyari, pink, kung anong bet nyo. So, ang gawin muna natin is itong yung gusto ko yung background ko mismo. So, yan, pag na-click nyo na yung picture nyo, tapos, hanapin nyo yung cutout, tapos, pindutin nyo yung itong tao, eto katabi ng ano, ng para may broken lines. Pero sa ibang phone, nakalagay siya person, parang ganon. Para ma-detect niya mismo yung tao lang na ikakrap niya. So, ayan. Pwede niyo siyang linisin kung meron siyang sobra-sobra. Itong eraser. Click niyo yan para medyo liitan yung bilog na magagamit niyo. So, clear lang natin. Yan, para walang lagpas-lagpas. Kapag i-zoom mo, gamit kayo ng dalawang adaliri para mag-zoom. Yan. Linisin nyo lang siya. Okay lang din naman kapag ano, kung ayaw nyo, para mas madali. Pero mas maganda kasi siya tingnan kung yung mismong kayo lang yung merong borderlines. Yan. Dito, lagay mo kasi meron siyang parang faded na rin na kulay red na masasama siya dun sa mamayang output natin. Ayan. So, oops. Okay na yan. Lasama natin yung konting buhok. Ayan. Konting linis. Linis-linis lang, Jai. Linis pa more. Ayan. Ayan, I think okay na to. Then, see. I think okay naman na siya. So, click next. Then, photos. Ayan, nakasave na. Then, done. Tapos, kung gusto nyo, ma-remain yung background nyo lang, yung picture ulit na yon. All photos. Nasa favorite lang yung picture ko na yan. Ayan. Yan ulit. Then, add nyo yung, ayan dito, add photos, add nyo yung nagawa nyo. Add yan. Tapos, palakihin nyo siya, isakto mo siya dun sa original photos na bago mong lagay. Then, click borders. Drag nyo lang tong circle para ma-adjust nyo kung gano'ng kakapal yung gusto nyo border. Then, apply. Ayan. Then, kunyari, yung, gagawin natin syempre yung last vlog ko. Yung ano nun, thumbnail nun. Add photos. Ang ginamit ko doon is, kunwari, dito pa lang sa picture na to, print screen nyo yung picture ulit, ay yung video na gagamitin nyo.
ilagay mo siya sa gilid. Yan. Or pwede mo siyang paliitin pa. Yan. Adjust mo lang siya. Then, sa baba naman, add photos ulit. Favorites. Yung isa pa. Kumbaga, parang transform siya agad. Ayan. Paliitin na natin ng konti. Tapos, ganyan. So, ganyan lang naman yung normally ginagawa ko. Gusto ko lang naman yung medyo simple lang siya. Lagyan natin siya ng konting borderline. Border. Then, tanggalin natin tong outer. Itong inner line gawin natin. Ito din. Ganun din. Tanggalin yung outer. Then, inner lang. Apply. Yan. So, pwede rin kayo mag-add ng arrow. So, kunyari, next kayo. Search kayo. Search kayo dun sa speaker. Type nyo arrow. Yan. And then, may lalabas dyan. Pili lang kayo dyan. Kunyari, yan. Then, rotate nyo siya. Then, yung rotate siya sa... Tapos, para mag-mirror siya, i-drag nyo tong circle pakabila. Yan. Tapos, drag natin dito. Yan. Ganyan. Tapos, drag... Oops. Drag mo tong... yung parang up and down line para lumit siya. Drag. Rotate. Konti. Yan. Ganyan. Ganyan lang. Then, para sa text, yan. Click nyo lang yung text. Tapos, kunyari, recreate. Sasuar video. Yan. Ang ginagamit kong text para dun sa baba, yung pinaka-title, is dito, pwedeng mamili. Depende sa'yo. Pero, ang sa akin is etong permanent marker. Tapos, papalitin ko siya. Yan. Tapos, drag mo tong yung thick part sa gilid. Yan. Adjust mo lang siya kung anong gusto mong size. Then, gusto ko yung may borderline din yung atex. So, dito siya sa stroke. Tapos, black. Tapos, full amount. Yan. Depende sa inyo kung ano gusto nyo. Kung ano gusto nyo. So, for me, since mahaba, recreate Sasuar video, gusto ko siyang palakihin yung font. Kung papalakihin nyo yung font, mas malaki yung kakainin sa spacing. So, i-drag nyo ulit pabalik to. Yan. Tapos, drag nyo palaki. Then, i-gitna nyo siya. Yan. Gitna nyo. Sa baba. Kayo, adjust nyo lang yan. Then, kung gusto nyo ilagay yung icon na ginamit yung pang-edit, tulad ng ginagawa ko, add photos ulit, tapos hanapin nyo lang yung logo na search nyo, kaya print screen nyo, tapos paliitin nyo lang. Ganyan, yan. Then, paliitin nyo ulit, lagay nyo kung saan pa may space. Pwede nyo siyang tanggalin yung gilid, yung apat na corner. Kung gusto nyo tanggalin yun, cut out. Then, yan, free. Depende sa size. Tapos, i-drag nyo ulit pag ganun. Pero, hindi ko na inano kasi hindi naman siya masyadong halata sa thumbnail ko. So, ganyan lang naman. Then, apply. Next. Photos. Done. Tapos na tayo. So, kung gusto nyo naman ng ibang background, yan, plus sign. Then, punta kayo dito sa background. See all. Yan. Pwede kayo mamili dito ng mga free. Kunyari, free, yan, yung mga free backgrounds. Eto, yan, kunyari, colorful. Tools, basta make sure na YouTube size siya. Yan, hanapin nyo, YouTube. Then, apply. Tapos, punta kayo sa add photos. Kunin nyo ulit yung kinrap nyo kanina. Yan. Tapos, resize. Yan mo lang siya, kung gaano mo siya kalaki gusto. Ayan. Then, nagyan na siya ng border. Yan. Tapos, pakapalin mo kung gusto mo mas makapal. Then, ganun ulit. Repeat the process lang. Yan. Add. Then, drag mo dito. Tapos, border. Tanggalin mo yung outer. Apply.
Tapos, click mo yung labas para maklik mo yung add photos ulit. Favorites. Tapos, isa pa. Border. Zero ulit yung outer line. Zero ulit yung outer. Then, apply. Tapos, drag mo ulit siya dito. Palitin natin ng... Kung gusto nyo itong icon na nasa baba, is nakapailalim dun sa icon na nasa taas, click nyo lang tong icon na before yung word na apply dito sa taas, yan, nakita nyo move down, yan o, ganyan siya, matatakpan yung mukha, so move up ulit natin, yan. So ganun ulit, text, tapos recreate. Yan, check. Tapos, hanapin nyo yung gusto nyong font. Yan, permanent. Tapos, stroke 100. Ayan. Click mo yung labas kapag may gagawin ka pa or i-add ka pa. Add photos. Then, hanapin nyo yung icon. Yan, add. So, paliitin nyo, i-drag nyo sa malaki pa yung space para hindi masyadong crowded. Then, apply. Next. Photos. Done. So, ayun. Ganun lang naman. Mas simple lang para hindi masyadong magulo. Pero, dapat yung medyo catchy. Kasi, sa YouTube, ang unang tinitignan dyan at ang unang binabasa is yung thumbnail. Kapag walang nakalagay dyan, tsaka lang nila babasahin yung title ng YouTube mo. So, sa mga gusto magtanong or sa mga magtatanong pa lang, uunahan ko lang, Ate Dane, paano siya i-upload sa YouTube? Kasi kapag nag-upload ka via YouTube na mobile app lang, is parang random na magpipick lang siya dun sa video mo kung ano yung gagawin niyang thumbnail. So, ganito lang yon. Ayan, dito ko na lang siya ilalagay. Punta kayo sa YouTube, sa Safari, wag sa mobile app. Sa Safari, tapos i-request desktop mode mo siya. Sa iPhone, dito siya nakalagay sa AA na malaki. Pero kung wala, basta kalkalin nyo lang siya. Nandyan siya sa option. Lahat ng Safari, merong option na desktop mode. Kailangan desktop mode siya. Then, yan. Makikita nyo yung kunyari. Yan. Makikita nyo dun sa taas yung parang movie sign. Tapos may plus. Pag pinindot mo yon, create nakalagay doon. Tapos may lalabas na upload video, go live, or create post. I-click nyo lang yung upload video. Tapos may lalabas na ganyan. Yung may arrow pataas. Then select files. I-click mo yan. Pupunta siya sa album mo. Then i-click mo yung video na i-upload mo, yung vlog mo, or kung ano yung gagawin mo, tutorial, ganyan. Then may lalabas na ganyan. I-scroll mo siya pataas. May makikita kayong ganito. Yan. Kiklik nyo yung thumbnail. Itong upload thumbnail. Tsaka nyo ikiklik yung nagawa yung thumbnail. Automatic na siya mag-upload habang nag-upload din yung video. So, ganun lang naman. If you have any questions, just comment down below. Lagi ko nakakalimutan mag-shoutout. So, this time, ayan, shoutout. Shoutout kay Jason Galosmo, shoutout kay Rihanna Angelica Velasco, shoutout kay Angel Janes, shoutout kay Joshi Gamers YouTube, shoutout kay Melody Chanel, shoutout kay Kikit Kiko. Ayan. So ayun, sa mga gusto pang magpa-shoutout, just comment down below. And thank you for watching. Sana may natutunan ulit kayo. Sa mga vlog suggestions, sa mga tutorials, ayun, comment lang din kayo. Sa mga tanong, ayun, syempre, comment lang din kayo. So, ayun, thank you for watching. Stay safe, God bless. And good luck din sa mga mag-aaral ng online, sa mga online class. Ayun, bye!